dumating na po sa Makati City Police si Senator Antonio Trillanes IV para maghain ng bail. At para sa mga detalye, may ulit po si Maris Umali. Maris? Maris? Yes, Lala. Nais tayo ngayon sa Makati Police Station kung saan din na nasa Senador Antonio Trillanes IV. Pumunahan niya Police Director Guillermo Eliazar yung pagsama dito kay Senator Antonio Trillanes IV. Ang initial na information na nakarating sa atin, Makati Regional Trial Court para isauli yung warrant. Pero normal procedure daw is yung booking procedure muna na isasagawa lahat, yung mga medical, yung mga fingerprints. We yet have to see kung kukuna siya na mag-shot. Pero ito raw yung normal booking procedure kaya dito sa Makati RTC, Makati Police, dinala itong si Senador Antonio Trillanes IV. Kasama rin dito si Senador Riz Rivero, Senator Cinco Pangilina, nandito si Senator Bam Aquino, nandito sila lahat para tulungan at suportahan itong si Senador Antonio Trillanes. Nandito na siya sa, anong specific office po to, sir? Warrant section. Oo, para isagawa yung normal booking procedure, Lala. So Maris, ito po yung ano, yung gagawin natin dyan. It's the booking procedure na gagawin po kay Senator Antonio Trillanes dahil ito yung ano, after niyan tsaka pa lang sila pupunta ng Makati RTC. Yun ang information. Pagkatapos nito ng normal booking procedure tsaka dadalhin doon para magdagdag ng piyansa sa Makati RTC. Ito yung nakikita namin ngayon kasi Maris, yung kuha mo, yung FB Live, nung sumakay si Senator Antonio Trillanes sa mobile ng PNP papunta dyan sa kanilang ano, polisya, dyan sa kanilang ano, sa Makati Police. At ito yung nakita natin sa paglabas. So mabilis lang ang naging biyahe nyo, Maris? Just a few minutes, Lala. Nakikita niya kasi sinasabuhan na yung mag-shot kaya Senator Antonio Trillanes support ngayon. Ito na, nag-mag-shot siya ngayon. Kinupunan na itong mag-shot. Oo. Nagbabilis lang yung naging biyahe, no? Less than 15 minutes or parang 10 minutes. Wala pa. Hindi ko na siya sa Makati Police Station. At ngayon nga ay nasagawa na yung mag-shot. Sorry Maris, pakiulit lang ano, medyo nagbe-break lang kasi yung audio mo. So sa ngayon ay isinasagawa na ang mugshot. Tama ba? Yes. Oo, katatapos lang ang mugshot kaya Senator Antonio Trillanes. Well, parang inulit. May inulit kasi kumuha ko ng utang sa patuloy yung mugshot sa kanya. Okay. Katatapos niya kasi ito yung mga normal booking procedure, mga fingerprints na natin pero yung natanong mo kanina in less than 10 minutes parang from the Senate going to Makati Police, mabilis lang yun kasi merong mga hagad, no? Kaya napakabilis lang nung biyahe and from here, ang understanding natin is saka i-return yung warrant dun sa Makati Regional Trial Board and then dun siya maglalagak ng kanyang piyansa. Oo, so mga ilang minuto kaya papunta sa Makati RTC. Malamang mabilis din dahil meron din talaga kayong hagad, ano? Maris? Maris? Yes, ano yun? Sorry. Malamang ano, mga tansya mo, ilang minuto kaya bago kayo makarating ng Makati RTC. Mukhang mabilis ang nagiging booking procedure na isinasagawa kay Senator Antonio Trillanes. At mula dyan, agad kayong dediretso sa Makati RTC. Tama ba? Saan nakuha mo informasyon? Yun ang information. Hindi ko pa alam kasi hindi pa nangyayari sa Makati. Oo. Nakausap mo ba sila sa nabanggit mo, Narian, sina Senator Bam, sina Senator Rizon Tivero? So maging sila ay sasama ko convoy patungo sa Makati RTC kung dediretso na nga si Senator Trillanes. Kasama ko sila ngayon. Sabi ko sila ngayon at sabi ni Senator Rizon Tivero sila sasama hanggang all the way hanggang sa paglalakas ng piyansa sa Makati Regional Trial Court. Sasama raw sila nila. Pwede mo bang ilarawan kung anong itsura ni Senator Trillanes habang isinasagawa yung kanyang booking procedure? Sabi ni Senator Bam Aquino, pogi pa rin.
Yung oh, normal. Very pleasant. Naka-smile. He's smiling right now. He's in good hands. Oo. So, hindi natin siya pinamisipaan ng anumang haba o anumang sakot o umaga. He still has his second face, nakasmile siya. At normal. Parang when he is alone. Kumbaga yung typical Senator Trillanes na kulang, nakakangiti pa. Yes, the typical that we're seeing right now, pinakusta ng Makati Chief of Police right now, hindi lang natin nare-response sa pusapan nila, pero very cool. Maris, alam natin talaga, veterano ka na pagdating sa mga ganyang coverage, no? Yung mga ganyan na booking procedure, gaano kaya katagal bago matapos? Kasi ang traditional booking procedure, Lala, kukuhanan niya ng fingerprint, kukuhanan niya ng medical, tapos yung mugshot. Right now, ang isa pa lang natin yung mugshot na nangyari. Pinaprocess pa yung document niya, yung information sheet niya. So, kailangan pang i-fingerprint yun. At tingnan natin kung inagadipal siya dito mismo sa warrant section ng Makati Police bago makalabas. So, it will take a few more minutes kasi hindi pa mula yung pag-fingerprint na sa natin, sinatype ng police yung information niya dun sa laptop sa computer dito. So, maghintay lang tayo bago kung halimbawa dali na sa Makati Regional Trial Court. Oo. Maris, kasi wala kami, nakikita namin yung kanina nating video nung pag-alis pa lamang dun sa Senado nung mobile. Na-try niyo ba? Alam ko maraming sumunod sa inyong media dyan kay Senator Trillanes, pero wala ba siyang sinasabi? Naging maikli ang kanyang press conference kanina sa media mula nang malaman niyang meron na siyang arrest warrant. Meron ba siyang mga sinabi sa inyo papunta at habang nandyan siya ngayon sa Makati Police? Sorry, Lala, I wasn't in the press conference of Senator Trillanes. Hindi ko personal na narinig kung ano yung mga sinabi niya lang sa side sa baba nag-aabang kasi doon sa mga police na nag-gesto. Pero the very limited time that we had doon sa kanina, nung pag-akyat niya dito sa Makati Warrant Section, ay sinabi niya na sensasyon sumasama dahil he knows that he is in good hands. Merong warrant, so he has to respect. He has to respect the legal process. At yun ang ginagawa niya specifically right now. That's why he is now here at the Makati Police Station para sundin yung legal na proseso na yan. At kung may mga legal na pagkatanungan, kasama ko rin dito yung abogado. Senator Trillanes, kasama ko po siya ngayon. Kaharap ka, tabi ko siya. Do you have any other questions, Lala? Oo, baka pwede Maris, tanungin natin ano yung kanilang mga susunod na hakbang pagkatapos nitong nangyari na nga nito kay Senator Trillanes. Attorney? We're just trying to get through the booking procedure mo lang. And then siguro mag-apply ng bail si Senator Trillanes because binahan naman yung judge yung bail. And then from there, no, we will decide how to proceed. Kasi hindi pa rin namin nababasa ng buong yung decision. Yung resolution ng judge. Basta siguro kung ano yung basa namin, pwedeng motion for reconsideration, pwede mo mapila. Yun ang options. So magpa-file po kayo ng motion for reconsideration? Hindi pa. Ang sinasabi ko, Ms. Lala, opo. We haven't read the resolution yet. So, okay. Ang gusto lang muna namin tapusin is yung pagpapiyansa ni Senator Trillanes. Siguro pagkatapos nito, may konti kami panahon, pag-aaralan namin yung solution at mag-decide kami kung ano sa akin. Yes, this is Attorney Ray Robles, correct? Tama po? Yes, Attorney Ray. Oh, so ano mong mangyari? Kanina ho, para lang mapaalaman din po namin, ano, pagtapos po ng bail, so sabi ho, babalik ko sa Senado si Senator Antonio Trillanes. So parang back to his regular work as a senator, attorney? Opo. In fact, bago siya tumuli dito, tinapos muna niya yung hearing niya. And nag-attend din siya ng plenary muna. Kung makakabalik siya pagkatapos na ma-issue yung bail, tutuloy lang niya muna yung trabaho niya at pag-aaralan namin yung naging resolusyon.
ng husgado. Oh, inasahan niyo ho ba na darating tong na darating at darating tong araw to. Pero alam na inasahan po ng Senator Trillanes ng inyong kliyente na ngayon po lalabas ang desisyon. Well, alam mo hindi namin inasahan to kasi so far as we're concerned, kumpleto yung ebidensya na ipinresenta namin na nag-apply siya ng amnesty at nag-grant yun. Siyempre, apat na testigo yung tumistigo doon. Dalawa na official ng AFP no? At saka DND. So ang inaasahan namin, lalabas sana yung katotohanan. Pero we haven't read the decision, resolution of the judge. So titignan namin kung ano yung naging punto de vista niya at we will take it from there. Okay. Yung sa pagpiyansa po, attorney, meron na ho bang nauna nakapagpiyansa na ho ba? O after pa ho nitong sa Makati Police tsaka pa ho asikasuhin ang pagpiyansa ni Senator Trillanes? Pagkatapos pa po nito, mamaya pa pagkatapos mag-booking, tutuloy sa korte para nakapagpiyansa. Okay. Maraming salamat po, Attorney Ray Robles, sa inyong oras. Alright, Lala. So yan muna ang... Abang hinihintay natin yung isasaguhang booking procedure dito, Lala. Maris, nakikita namin ngayon yung ginawang mugshot kay Antonio Trillanes. Nakangiti pa si Antonio Trillanes doon sa kanyang litrato. Ano ba yung vantage point mo? So kitang-kita mo yung lahat ng ginagawa ngayon kay Senator Antonio Trillanes o medyo stricto dyan ng mga police at iniiwasan muna ang media na makalapit? Nandito ako sa nobiso ng warrant section. Nakaroon tayo ng access dito, Lala. So magandang maganda. I believe ikaw nagdala nitong litrato, nagpadala ng litrato. Nakuha na natin. Ako nagpadala niyan, Lala. Oo. Ito nga, pinapalabas natin ngayon, malinaw na malinaw. So ngayon, ang ginagawa na yung fingerprint o hindi pa tapos yung fingerprint, Maris? Hindi pa. Yung information pa lang, yung kanyang information sheet, binabasa lang niya kung tama yung lahat ng, of course, yung mga details, personal circumstances. Yun yung kaka-print lang, pina-check sa kanya kung tama ba lahat ng mga nakasulat dito. From here, doon pa lang siguro mangyayari yung fingerprinting. Oo, tapos magkakaroon pa ng medical. So siguro may mga ilang minuto pa rin tayong aantayin bago matapos at pagkatapos yan siya kapababiyahe, papatungo sa Makati RTC. Oo, sige. Okay. So ano nililawin ko lang Marisa no, yung kanyang mga kaalyadong senador talagang susunod kung saan man magpunta si Senator Antonio Trillanes, sila Senator Riza, Senator Bam. Yes, si Senator Riza, Senator Bam, Senator Tico, lahat sila nandito. Sabi nila sa atin, naiiwan si Senator Antonio Trillanes. Oo, sa mga paglanak na sa piyansa until he gets his temporary freedom dahil naman at babalik daw sila sa Senate kasama si Senator Antonio Trillanes. So we believe matatapos yan bago mag-alasing ko. So babalik daw sila sa Senado. Babalik sila sa Senado. May session pa sila. So kasama pa si Senator Antonio Trillanes sa session. Yes. Sasamahan nila all the way si Senator Antonio Trillanes at sa makabalik sa Senado. Okay, maraming salamat sa iyo, Maris. Mamaya ay kukuha pa kami ng update mula sa iyo. Alright, maraming salamat. Bye-bye. Yan po yung inyong nakikita kasalukuyan pong nasa Makati Police si Senator Antonio Trillanes at sumasa ilalim sa booking procedure. Yan po ang kanyang mugshot. Na kinunan po dyan sa Makati Police. Magkakaroon pa ho, isasagawa po ang fingerprint at medical procedure kay Senator Antonio Trillanes bago pa siya dadalhin sa Makati RTC. At ayon po sa abogado ni Senator Antonio Trillanes, Attorney Ray, ay magpo-post sila ng bail at balak din po nila, pag-aaralan po nila yung papel na kanila pong makukuha yung desisyon at maari daw po silang mag-file ng motion for reconsideration. At yan po ang mainit na balita sa oras na ito. Antabayanan pa po ang iba pang detalye kaugnay rito. Tutok lang dito sa GMA News TV para oras-oras, alam mo. Ako po si Lala Roque. Magandang hapon.